Hello, magandang araw po. So, paano nga ba mag-renew ng PRC ID sa PRC Regional Branches? Una, dapat meron ka ng online appointment. Kung wala pa, nasa description ang video link kung paano ito. Hindi pwedeng walk-in. Tapos, dapat nakapag-print ka na ng application form galing sa online appointment. Ito ang Application for Professional Identification Card Form. Pwede ring magdala ng passport size picture na may white background at full name tag. Just in case nahingan kayo ng picture, magdala ng pera para sa renewal fee kung hindi pa kayo nagbayad online. Sa akin, 450 pesos yung renewal fee nung time na ginawa ang video na ito, pero nagbayad na ako online, kaya hindi na ako nagbayad sa PRC branch. Pinprint ko lang yung receipt or yung proof na bayad na ako. At kung magsasubmit ka ng CPD units, dalhin yung kopya ng mga seminar certificates at ibang documents na may CPD units. May mga professions din na kailangan ng Certificate of Good Standing galing sa kanilang accredited professional organizations. Pero sa profession ko, hindi naman kailangan. Dalhin nyo na rin yung lumang PRC ID nyo at photocopy nito. Baka kasi hingin nila at i-compare lalo na yung picture nyo. So, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nag-renew ng PRC license ko. Hindi ako sure kung ganito din sa ibang PRC branches at professions. Okay, so dapat sundin yung schedule na nakalagay sa application form mo. Kung ano ang pinili mong branch kung saan ka magre-renew, dapat doon ka lang pupunta, hindi sa kahit saang PRC branch. Halimbawa, sa akin, nakaschedule ako last March 7 ng 12 noon sa Robinson Santa Rosa. So before 12 noon, nandun na ako para pumila for renewal. Better na hindi late kasi marami din ang nakaschedule bawat oras. Tanungin nyo na lang kung saan yung pila ng renewal kasi baka malito kung may kasabayan kayong mga bagong applicants. Dala ko na lahat ng requirements na nabanggit ko kanina. Sa application form, pinirmahan ko yung declaration and attestation. Then sa undertaking, since magsasubmit ako ng seminar certificates for CPD units, hindi na siya pinafilapan sa akin kasi para lang siya sa mga kulang pa ang CPD units. Abangan nyo na lang ang announcements ng PRC kung pwede pa bang wala mo ng CPD units or utang muna. Kung magsasubmit kayo ng CPD units pero kulang, fifilapan at pipirmahan nyo ang undertaking kung ilan lang ang isasubmit nyo. Then yung kulang, isasubmit or idadagdag sa next renewal. So ako, kompleto naman ako sa CPD units, kinuha nila yung copies ng seminar certificates at naghintay ako sandali kasi dinouble check pa nila yon. Regarding naman sa picture, since nasunod ko naman yung guidelines sa pag-upload ng picture, hindi na ako pinasubmit ng passport size photo. So inaccept naman nila yung in-upload ko online na nakalagay din dun sa application form. Pero kung hindi kasi nasunod yung guideline sa picture, lalo na kung malabo siya or luma yung sinubmit nyo, baka hingan kayo ng bagong picture. Kaya be prepared na lang kasi kung lalabas pa kayo para magpa-picture ulit at mag-a-upload ng bago, parang hassle naman yon kasi aalis pa kayo sa pila at matatagalan. Usually kasi kung wala namang problema, makukuha mo within the day ang PRC license mo. Nagkataon lang na nung time na yon naubusan ng PVC kaya hindi sila makapag-release that day. So pinabalik ako after 2 to 3 weeks, kinontak ako at bumalik ako dun sa PRC branch para kunin yung PRC ID ko. Nakuha ko na siya! Okay, kung hindi kayo ang pupunta para sa renewal ng PRC ID nyo, dapat may special power of attorney at valid ID yung papupuntahin nyo doon. Kaya better talaga na kayo mismo ang kumuha kasi kung may questions, kayo lang din naman ang makakasagot. Okay, so kung iba kayong tips kung paano mag-renew ng PRC ID, paki-comment lang sa baba. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe!